tapos sa Wednesday, alternate nyo uli yung other half, tapos sa Thursday, yung other half. Okay? Tignan nyo, makakatulong to mga pagkain. So, kung lagi kayo nanghihina, mababa yung immune system nyo, ang mangyayari nyan, tataas yung immune system nyo at the same time, magiging masigla na rin yung katawan nyo at saka lalakas na rin kayo. Hi guys, Arjo Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, bibigyan ko kayo ng 10 pagkain. Okay, 10 pagkain na pampataas ng energy o pampalakas ng katawan natin. Kung lagi kayong nanghihina, itong mga pagkain na to makakatulong to sa inyo. Or kung mababa yung immune system nyo, para tumaas yung immune system nyo, try nyo kainin itong mga pagkain na to, makakatulong to sa inyo. Okay? Itong mga pagkain na to, mataas to sa potassium. Kung mababa yung potassium level nyo, kailangan pataasin nyo siya para makatulong siya sa immune system natin or sa katawan natin para lumakas tayo. Okay? Magkaroon ng sigla yung katawan natin. Okay? Kinakain ko itong mga pagkain na to bago ako mag-gym or bago ako magbuhat at saka minsan pagkatapos ko rin mag buhat. Okay? Nakakatulong din itong mga pagkain na to. At saka, gusto ko rin sana kayong i-update sa bodybuilding competition show ko. Alam nyo naman na magkukumpit ako sa bodybuilding competition in 4 weeks time. So, 4 weeks time na lang guys, magkukumpit na ako. So, malapit na siya. I-update ko rin kayo doon kasi may binili akong competition trunks or competition brief na gagamitin ko doon. So, i-update ko kayo doon. So, kailangan mapanood itong video ko para hindi lang sa bodybuilding competition ko, pati na rin sa mga pagkain na pampalakas para sa katawan. Okay? Pero bago upisahan itong video guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once mag-upload ako ng bagong video or every Friday. Ayan guys ha, every Friday ako nag-upload ng video, mananotify po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron akong at least 7 years background sa fitness industry. 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayong lahat na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na itong video. Yung unang pagkain na sabihin ko dito, ito yung salmon. Mataas yun sa protein, number 1, at saka mataas din to sa potassium. Okay? Yung mga pagkain na to, sasabihin ko dito, mataas to sa potassium kasi yung potassium, tandaan nyo, malaking role yun sa immune system natin. Kung hindi nyo alam yung immune system, sasabihin ko lang saglit kung ano ibig sabihin ng immune system. Okay? Yung immune system, ano nga ba yung immune system? Yung immune system, ayun yung system o yung lumalaban para hindi tayo magkasakit. Okay? Bibigyan ko kayo na example kapag minsan feeling nyo lagi na parang sisipunin kayo o uubuhin kayo. Diba, umiinom tayo ng mga antibiotic or umiinom tayo ng paracetamol or ibuprofen. Okay? Yung mga gamot na yon nakakatulong yon para hindi tayo magkasakit kasi yung gamot na yon nakaka-boost yun ng immune system natin. Katulad ng mga multivitamins or multivitamins, pag umiinom tayo nun, nakakatulong yon para tumaas yung immune system natin at saka para hindi tayo magkasakit. Okay? Kaya sinasabi nila, kailangan uminom ka palagi ng multivitamins or multivitamins para hindi ka magkasakit. Diba? Kailangan mataas lagi yung vitamin C mo or vitamin C mo, vitamin A, vitamin A, ano ba yun? Iba-iba kasi dito sa amin kasi, hindi vitamin, vitamin ang tawag dito sa amin. So, kaya minsan nalilito ako. So, yung vitamin mo, kailangan mataas yung palagi. So, para hindi ka magkasakit, especially yung vitamin C mo or vitamin C mo, vitamin A or vitamin A, lahat ng vitamins, minerals, saka yung iron, kailangan mataas yun para hindi tayo magkasakit. So, yun yung role ng immune system sa katawan natin. Okay? So, yung pangalawang pagkain na sabihin ko dito, ito naman yung beans, okay? Yung white beans, okay? Kung di nyo pa nakita yung white beans, punta kayo sa supermarket para makita nyo, okay? Hindi, yung white beans, ayun yung maganda sa katawan natin. Mataas din yung sa potassium level at the same time, mataas din yung fiber nun, okay? Yung fiber naman, explain ko na sa inyo, yung fiber, maganda yung sa katawan natin para sa bones, hindi lang sa immune system, para sa bones, para hindi tayo ma-injury habang nagbubuhat tayo, kailangan yung fiber natin mataas yun, okay? Additional information or extra information, guys,
kailangan yung fiber natin at least 30 to 40 grams a day ang kailangan nating kainin na fiber, okay? Ayun yung recommended para sa adult. Kailangan kumakain tayo lagi ng mataas na fiber para hindi tayo ma-injury o hindi ma-injure yung mga joints natin o yung buto sa katawan natin, okay? Makakatulong yun kasi yung fiber, malaking tulong yun. Doon, nung unang pag-gym ko o unang pag-workout ko, wala pa akong idea about sa nutrition. Ang ginawa ko, hindi ako kumakain ng enough fiber kaya ako na-injury. Yung injury yun sa right pala. Right shoulder rotator cuff ko, okay? Una sa lahat, sinabi ng doctor ko, nag-explain sa akin, hindi ako kumakain ng enough fiber at saka at the same time, may mali rin ako ginawa dun sa pag-workout ko, okay? Hindi ako nag-warm up ng proper or ng maayos, tapos mali pa yung ginagawa kong mga workout. So, ang nangyari, nagkasabay-sabay siya, tapos wala pa ako kinakain na enough na fiber. Ang nangyari, yun, na-injured ako, okay? Sinasabi ko lang to sa inyo ngayon dito para sa future or ngayon habang workout kayo para maiwasan yung injury. Kailangan tayo kumain ng enough fiber, okay? Tapos yung pangatlong pagkain naman, sabihin ko dito, sinabi ko kanina yung white beans, ngayon naman sabihin ko yung black beans, okay? Ganun din yung role ng black beans, mataas din yun sa potassium at the same time, mataas din yun sa fiber. So kung kakain ka, kung ayaw mo ng white beans, punta ka sa black beans, okay? Yung black beans, ngayon ko lang ito na-try, itong white beans, itong black beans na to, masarap to. Pag kinakain nyo siya, pwede siyang hihalo sa salad, pwede siyang hihalo sa pagkain. Sa rice nyo, at saka sa vegetable nyo, at saka sa protein nyo, or sa fish, or sa chicken nyo, pwede siyang hihalo. So, masarap siya, guys. So, kailangan huwag natin siyang hindi kainin, okay? Kasi kapag hindi natin siya kakainin, una sa lahat, bababa yung potassium level natin, tapos yung pangalawa, mababa rin yung fiber natin. So, kailangan kumain tayo ng beans, okay? Tandaan nyo, yung white beans, at saka yung black beans, maganda yon, okay? Punta naman tayo sa pang-apat na pagkain. Okay, yung pang-apat na pagkain. Teka, nandito sa phone ko. Nilista ko yun kasi hindi ko naiisip palagi eh. Okay, yung pang-apat na pagkain na yan ha. Ito yung mga pagkain. Ewan ko nakikita nyo eh. Ayun yung mga pagkain oh. Nakikita nyo? Nilista ko lagi dito eh. Isa kasi hindi ko na memorize sa utak ko. So, ginagawa ko, nilista ko dito. Para sabihin ko sa inyo kung ano yung sabihin ko, kasi explain ko rin. Make sense, di ba? So, yung pang-apat na pagkain, ito naman yung banana o yung saging, guys. So, tandaan nyo, yung saging o yung banana, mataas yung sa potassium level. At the same time, mataas din yung carbohydrates nun. At the same time, mataas din yung sugar nun. Sinasuggest ko kung kakain tayo ng saging, kailangan kumain lang tayo ng at least 1 banana or at least 2 bananas a day. Okay? Kasi yung isang banana, approximately, yung sugar level nun, umaabot mga 20 grams. Ayun lang, approximately ah. So, kung kakain ka ng 2 banana or more than 2, sabihin mo ng 3 bananas or to 5 bananas every day, eh, masyado na mataas yung sugar nun. Kung may diabetes kayo, hindi yung makakatulong. Okay? So, kailangan kakain lang tayo ng at least 1 banana or to 2 bananas a day. Okay? Makakatulong yun. Number 4 yun sa list natin para tumaas yung potassium level natin. Okay? So, yung panglimang pagkain, ito naman yung, tingin ulit tayo dito, taglit. Avocado, okay? Yung avocado, number 1, mataas yun sa potassium, okay? At the same time, mataas din to sa fat. Di ko alam kung alam nyo yung fat, may macronutrients, okay? Nahahati siya sa tatlo. Yun yung protein, carbohydrate, at saka fat. Yung tatlong yun, o yung macronutrients na yun, pag pinagsama-sama mo yun, makakabuo ko ng calories, okay? Yung calories, pag kinakain mo yun, yun yung nagbibigay ng energy sa katawan natin. So, naiintindihan nyo na. So, yung avocado, meron yung potassium at saka fat at the same time. Okay, ina-explain ko lang dito para maintindihan nyo. So, kung kakain kayo ng avocado, maganda yon kung mababa yung potassium level nyo, yung potassium. Kung mababa yung potassium level nyo, yung avocado, makakatulong yun para tumaas. Okay, panglima yon sa pagkain natin dito. Punta naman tayo sa pang-anim. Yung pang-anim, teka, tignan ko muna dito sa phone ko ulit. Yung pang-anim yun, patatas o yung potatoes, okay? Yung patatas o yung potatoes, maganda yun. Dalawang klase yung potatoes, sasabihin ko dito. Yung sweet potato o yung kamote. Tandaan nyo ha, yung kamote or sweet potato, maganda yun. Or yung white potatoes o yung mga puting patatas, okay? Maganda yun, mataas yun sa potassium at the same time, mataas din yun sa carbohydrates. So, kung hindi kayo kakain ng rice, ang sinasuggest ko, pwede nyo i-substitute yung sweet potato, yung kamote, o yung normal potatoes, yung white potatoes sa rice nyo, okay? Kasi ito, mataas siya sa carbohydrates, mataas din siya sa potassium. So, kung kumakain ka nito, hindi lang yung carbohydrates na tumataas sa'yo, pati rin yung potassium level mo tumataas din. Okay? So, maganda to. Makakatulong din to. Punta naman tayo sa pang-pito. Okay? Teka, tignan ko ulit dito.
para make sure na tama yung sinasabi ko, okay? Pang-pito, mushroom. Mahilig ba kayo kumain ng mushroom? Kung hindi, kailangan kumain kayo nito, okay? Kasi makakatulong din to sa pagtaas ng potassium natin, okay? Tapos ngayon, punta naman tayo sa pang-8 or pang-8 pagkain, okay? Yung pang-8 pagkain, dito ulit, check ulit. Yung milk o yung gatas, okay? Tandaan nyo, yung gatas guys, maganda yun sa katawan natin, hindi lang sa potassium, maganda rin yun sa joints, sa bones natin kasi mataas yun sa calcium, okay? Pero tandaan nyo, ang tip ko lang dito, kung iinom kayo ng gatas, kailangan inumin nyo yung low fat. Yung low fat milk, kasi kapag mataas yung fat na iinumin nyo, yung high fat milk, eh ang mangyayari nyan, tataas yung fat level natin at the same time, mataas din yung sugar nito, so tataas din yung sugar level natin, okay? So kailangan 1 glass ng low fat milk a day, okay yun. Yun yung sinasuggest ko at saka tip ko. Pero kung gusto nyo ng high fat, nasa inyo na lang yan. Punta naman tayo sa pang next, yung pang-siyam, ito na yung almonds, okay? Yung almonds, kung di nyo alam yung almonds, i-search nyo sa Google, makikita nyo yung almonds. Hindi, joke lang. Yung almonds, ay yun yung parang mani. Part siya ng nuts, pero almonds siya. Kaya sinawag na almonds eh. So, yung almonds na yun, mataas yun sa potassium, at the same time, maganda rin yun sa katawan natin, maganda rin yun, makakatulong yun, mataas din yun sa fat, okay? Tandaan yun, sinabi ko kanina, yung macronutrients. Tandaan nyo, kung kakain kayo ng almonds, kung gusto nyo mag-snack yung almonds, magandang alternative yun, kaysa kumain kayo ng chips, or chicheria, or kung ano-ano pang mga snack, okay? Yung almonds, best yun, okay? Ang sinasuggest ko, a handful ng almonds, okay yun. So, makakatulong din yun para tumaas yung potassium level natin, okay? Yung pang-last, ito naman yung tomatoes, okay? O yung kamatis. Ito yung mataas din to sa potassium. Kung hindi nyo alam, ngayon, alam nyo na. Kung mababa yung potassium level natin, kain tayo ng kamatis din, okay? Pero tandaan nyo, mataas to sa uric acid, guys. Kung mataas yung uric acid nyo, kailangan i-check nyo muna yung uric acid nyo bago kayo kumain ng madaming kamatis, okay? Kasi yung kamatis, pag kinain mo yun ng marami, alam ko tataas yung uric acid nyo, okay? Hindi makakatulong yun. Pero, mataas siya sa potassium, at the same time, mataas din siya sa carbs, at saka sa sugar. So, kumbaga, kung kakain tayo na to, kailangan kumain lang tayo ng at least 2 hanggang 3 kamatis sa isang araw, okay? So, just ko lang to, ito lang approximately ko. Pero maganda nga to sa katawan natin, makakatulong din to para tumaas yung potassium level natin. Okay? So ayan yung 10 mga pagkain guys. Itong 10 pagkain na to, try nyo kainin to every day, not every day, pero kung di nyo makakain to lahat, ang gawin nyo eh i-alternate nyo. Kung di nyo makain ng sabi na natin sa Monday, kainin nyo yung half na sinabi ko, tapos sa Tuesday yung other half. Okay? Tapos sa Wednesday, i-alternate nyo uli yung other half, tapos sa Thursday yung other half. Okay? And tingnan nyo, makakatulong to mga pagkain. So, kung lagi kayo nanghihina, mababa yung immune system nyo, ang mangyayari nyan, tataas yung immune system nyo at the same time, magiging masigla na rin yung katawan nyo at saka lalakas na rin kayo. Okay? Pero tandaan nyo yung limit guys ha, huwag nyo susobrahan kasi kapag sumobra kayo dito, ay hindi rin maganda yon. Okay? Kasi kung susobra kayo dito, pwede kayong magkaroon ng diabetes. Okay? Tapos ngayon punta naman tayo ngayon sa bodybuilding competition ko. Guys, ito na yung isang update para sa bodybuilding competition ko. So yung bodybuilding competition ko guys, sinabi ko kanina, 4 weeks na lang, malapit na siya guys, excited na ako doon. First time ko tong gagawin bodybuilding. Okay? Kasi last year sinabi ko nga na ginawa ko yung men's physique. Hindi ko lang kung alam yung men's physique or bodybuilding. Okay? Magkaiba yon. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano yung binili ko or yung dumating na package para sa akin ngayon. Okay? Ito naman yung ta-da! Ayan o. Oh. Yung bodybuilding trunks ko. Okay? Papakita ko sa inyo kung anong kulay at saka bakit itong pinili ko, okay? Pero una sa lahat, bago ko ito pakita sa inyo, huwag muna kayong tatawa, ha? Kasi baka mamaya pag pinakita ko, tumawa na kayo, eh. Ako nga, nung nakita ko lang ito, tatawa agad ako, eh. Okay, so tingnan na natin. Buksan natin, okay? Walang tatawa, ha? Ito na. Ayan. So ito, brand new, okay? Brand new yan, bago. Kulay blue, okay? Ito yung susuotin ko sa bodybuilding competition show ko in 4 weeks time, okay? Bakit blue ang kinuha ko? Tanong ako sa mga professional, sa mga kaibigan ko dito, yung mga nagko-compete na, sabi ko, ano bang magandang bodybuilding na susuotin, anong kulay? Tanong ako, saka nag-search din ako sa Google. So, ang nangyari, ang sinabi sa akin, maganda yung bright colors, okay? Binigyan ako ng mga iba't ibang klase ng mga bright colors. So, ang pinili ko, blue, okay? Bakit blue? Kasi yung blue, nag-stand out siya, okay? Iniisip ko kasi black eh. Yung black kasi maganda yun.
yun, nakakapayat tignan, di ba? Kung sinasabi nila, pag magsuot ka ng black, para pumayat yung tingin sa'yo. Pero hindi siya mag-stand out. Kumbaga, kung lahat kayo kulay black, walang mag-stand out. So, kaya pinili ko kulay blue, okay? At saka kulay blue din para sa Pilipinas, okay? Gusto ko tinatry yung color ng Philippines eh, kaso wala akong makita eh. So, ang ginawa ko, kung hindi red, blue. So, yung blue yung pinili ko, di ba? So, eto, tatandaan nyo, sa next video ko, ang gagawin ko naman, magpo-posing practice ako kasama yung coach ko. Tatry ko suutin to para makita nyo kung anong itsura ko pag sinuot ko na to, okay? Basta wala na tawa, okay? So guys, ito muna yung video ko ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana i-share nyo itong video ko. Hindi lang para sa inyo, para din sa lahat. Okay? Para sa lahat ng mga nanghihina o mababa yung immune system nila. Para tumaas yung immune system nila at para lumakas din sila, kailangan i-share natin itong video. Okay? At saka, yun na rin yung competition update ko. Next time, itatry ko ulit kayo i-update dun sa competition ko. So sa next video ko, standby lang kayo dito sa channel natin. Okay? So ulitin ko lang po guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Okay? Tandaan nyo, every Friday guys ha, para hindi nyo po ma-miss yung video ko every week, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba ng video para once nag-upload ako ng bagong video, kung ma-miss nyo man yon, eh ma-notified po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? Thank you for watching guys. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? Peace.